Ilimbag natin sa ating katawan. Kaya nga, sa ating mga pagkatao, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat mabadha ang ating Panginoong Hesukristo. Awat tulong na ibabadha natin, na isasagawa natin kahit sa maliit na paraan yung utos ng Diyos. I-extend natin yung ating effort, yung ating pag-ibig, hindi lang sa kapatiran kundi sa lahat. Yung paggawa natin nakikita sa kabuhayan, at sa pamamagitan ng ating mga kabuhayan natututo at nababasa tayo ng mga tao. Sabi nga po lagi sa paksa, huwag lang tayong tagapakinig, kundi tagatupad ng salita. Marami pong tao ngayon dito, nakikita nila, nakakapagsilbi po tayo ng halimbawa sa kanila. It also shows a really great example to all of our community. So the little bit that we can do, it really spreads all throughout Southeast Texas. It's so nice to be able to give back to the community. And you know, if we didn't have you guys, we couldn't do it. We need people like you. Yeah, it's just really, really good all around. It's a very positive environment. I'm trying to work the word happy in there because I've been happy to come and see the influence I've had on these people. Absolute thanks to everyone at MCGI who has ever come out to make a blood donation or to cheer on those making a blood donation. We know every single donation counts, and the regular attendance from everyone at MCGI is incredibly important to keeping Canada's lifeline strong. Thank you everyone, and hope to see you again soon. Yung kasama na din to yung paggawa ng ganito, tapos mapapakita nga natin para maudyok ba sila na gumawa din ng mabuti. Tapos baka maalala nila ang Diyos habang gumagawa. Nasaksihan ko talaga kung paano yung paggawa ng MCGI ng ating samahan. Sa kabila ng meron tayong barrier sa language, pero dahil sa lingwahe ng pag-ibig at lingwahe ng mabubuting gawa, nagkakaisa kayo sa paggawa. Nakikita nyo yung resulta na dahil sa iisa yung itinuturo sa atin, nagagawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga kapatid. Ganun na rin sa ating mga kapwa na pinagkalooban natin ng libreng medical at libreng serbisyo medical.
napapatunayan ko po na anuman po ang pinagdaraanan nating kapighatian sa buhay, meron pong ligaya sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Isang paraan din po para maramdaman na kabahagi ka ng katawan eh, kahit sa maliit na paraan, mararamdaman mong tangkap ka ng katawan kapag ka po gumagawa ka ayon sa iglesia, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sarap po talaga sa pakiramdam. I haven't experienced anything like this. And seeing it on TV, like during Bakakatipon or during the gatherings, it's something to see, but it's another feeling to experience it. It truly changes your perspective on the world, but because you're given so much in the United States and in these countries, but they don't have that much, but they always work and find a way to just do good. For us to be examples for them is truly a different experience in person. Hindi mo man sila kaparehas ng wika kapag narinig mo sa kanila yung salita. Pinapasalamatan nila ang Diyos. Yung salitang grasa sa Diyos, ang sarap na pakiramdam, mga kapatid, kasi nagiging kabahagi ka ng gawain para yung Diyos na makapangyari sa lahat, salamatan nila. Napakasarap na pakiramdam na nagpapasalamat sila sa Diyos. Nagiging maliit tayong kasangkapan para ang Diyos na kinikilala natin, pinasamba natin, pinaglilingkuran, pinapasalamatan po nila. Sa mga kapatid, ang pagkaganda-ganda, wala kang masasabi. Isa lang. Yung espiritu, pinaiikot lang tayo. Walang ibang kasisidlan, kundi pag-ibig talaga. Pag-ibig. Kasi dito, ang itinuturo dito, pagmamalasakit sa isa't isa, pag-ibig sa isa't isa. O kaya po, kailangan, tulong-tulong tayo, ipakita natin yung ating mga aral na natututunan sa pamamagitan ng sama-sama nating paggawa para pag yun ang makikita, yun ang maririnig. Purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Salamat sa Diyos dahil ito ngayon ang nakikita natin sa ating pagsasama-sama sa tulong at awa ng Panginoon. Mayor parte ng mga kapatid ang tulong-tulong sa paggawa ng mabuti at paglakad sa daang inihanda ng Diyos buhat pa ng una.